Good days mga paps, welcome back to my channel, Jobs Mechanic. Pasensya na at ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog, ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video. Nagpapasalamat din ako kasi yung channel natin malapit na siyang mag 1,000. Kanina chine ko 11 subscribers na lang, magwa 1,000 subscribers na tayo. Tapos yung viewers niya, konti na lang din, siguro mga 300 hours na lang at ano na, magpo 4,000 watch hour na tayo. Kaya malapit na tayong medyo manotify ni YouTube. Yan, nagpapasalamat ako sa inyong lahat ng mga subscribers ko. Sana patuloy niyo akong suportahan sa mga ano pa natin, sa mga susunod na videos pa natin, at marami pa tayong videos na gagawin na pipilitin ko na makapagbigay sa inyo ng tamang informasyon, yung mga technique tsaka mga konting kaalaman kung paano malaman kung ano, kung saan nagmumula yung sira at kung paano ayusin to. Okay mga paps, ngayon ang ituturo ko sa inyo ay tungkol dun sa mga nababasa ko, kasi nakaano rin ako nakagrupo din ako sa mga grupo ng mekaniko, tapos lagi din ako nagche-check doon kasi yan din yung ano yan din grupo na yan. Yan din ang naging daan para dumami rin ang subscribers ko, kasi pag may mga tanong sila at nasasagot ko, pinapakiusapan ko sa kanila na bilang ano na lang, gante na ano mag-subscribe na lang sila sa channel ko at nagsusubscribe naman sila. Kaya doon ako nagpapasalamat. Yun nga, sana patuloy niyong suportahan yung channel ko. Okay, ngayon, ito yung tanong na sinasabi ko na lagi kong nababasa. Ang tanong nila lagi ay, bakit yung sasakyan ko, okay naman yung starting niya, yung initial start niya, yung pag-start ko sa umaga o bago ko gamitin, malamig pa yung makina, okay naman, one click siya. Pero pagka uminit na yung makina at pinatay ko, mamaya-maya, binubuksan ko na, ini-start ko na, nagiging hard starting siya. Ngayon, ito yung ano, ito yung kasagutan o ito yung sagot ko sa mga tanong na yan na ano, sinagot ko na rin yan. Tapos ito, ibablog ko ngayon yung sagot kasi marami pa rin ako nakikita na nagtatanong na ganun Diba? Pag ganyan ang nagiging nangyayari sa sasakyan natin, una nating i-check yung starter. 'Di ba? Yung starter ng ating mga sasakyan, kasi 'yan ang ano, 'yan ang tema o pag nagsisimula ng masira ang ating starter, ang starter ng ating sasakyan, ganyan na magiging ano niyan, kasi mahihirapan na siya mag-start pag mainit na. 'Yan ang ano niyan, 'yan ang mga cause niyan. Kaya ang gagawin natin, alisin natin o baklasin natin yung starter sa ating mga sasakyan. Ilabas natin, tapos i-check natin kung yung carbon brush niya ba o yung solenoid niya sira na. O ngayon kung hindi natin alam kung paano ayusin, ipa-check natin dun sa mga gumagawa ng mga starter. Diba? Yan ang una. Ang pangalawa mga paps, syempre yung fuel pump, yung electronic fuel pump. Yung fuel pump na nasa tanke mismo ng gasolina dito sa likod, nandyan yan. Motor niyan, pagka ano, ay starter motor, yung fuel pump motor niyan, pagka nagsisimula na siyang masira, ganyan din yan. Minsan, ihinto na lang kayo sa daan niyan na magugulat kayo, nagda-drive kayo, bigla na lang mamamatay yung makina ng sasakyan nyo. Yan ibig sabihin, nagsisimula na siyang masira. Tapos, yan nga, ang mangyayari yan, pag umiinit na rin yung makina, hindi na kinakaya nung yung motor ng electronic fuel pump, ganun na rin ang nangyayari, nahihirapan na rin siyang ipa-start ang ating mga sasakyan. Yan ang pangalawa. Ngayon, ang pangatlo, yung coolant temperature sensor. Yan, i-check din natin yan. Kasi ang coolant temperature sensor, yan yung nagmo-monetize o nagmo-monitor ng init ng coolant o yung makina natin, di ba? Tapos ibabato niya yan kay computer. Ngayon, kung wala siyang maibabato kay computer, kasi nga nagsisimula na siya masira o sira na siya, hindi malalaman ni computer na kung ano yung
alagay o ano yung temperature na init ng ating mga sasakyan. Ngayon, kasi sa unang start ng ating mga sasakyan, pag malamig pa ang makina, kailangan munang magpondo ng medyo maraming gasolina ng engine para mag-start up yung sasakyan natin. Yun ay pag malamig. Ngayon, pag mainit na ang makina nag-warm up na siya, hindi na kailangan yung maraming gasolina. Dapat magpantay na yung air and fuel mixture, mag-combine na siya o tama na lang yung air and fuel mixture, dapat dapat balance. Ngayon, kung laging manonotice ni computer na laging malamig yung makina, so lagi siya yung engine lagi mag-i-spray ng maraming gasolina, at yun ang magiging dahilan ng hard starting, di ba? Hindi naman po pwedeng panay gasolina lang, dapat yan mix nga yan, dapat may okay din yung bato ng air, di ba? Kaya ngayon yun ang magiging problema kung hindi makakarating o walang ibibigay na information si coolant temperature sensor kay computer, ganyan ang mangyayari, magiging hard starting ang ating sasakyan. So yung pang-apat na natin, 'di ba? Una starter, tapos pangalawa yung electronic fuel pump, tapos pangatlo yung coolant temperature sensor. Yung pang-apat ay yung mismong ECU. Kumbaga yung computer box, lalo na yung mga nakalagay doon sa engine bay na computer box, yan ang madaling masira kasi sa katagalan yung init ng makina na laging pumupunta sa kanya, 'di ba? Meron yang board . Pag binuksan mo yan, may board yan na may mga hinang doon, sa katagalan sa init nalulusaw at nagkakaroon ng crack. Yung parang sa 'di ba, pag binuksan natin yung kulay green yung na may mga hinang-hinang. Ngayon, pag sa sobrang init, sa katagalan na lagi siyang naiinitan, nalulusaw yun yung iba at nagka-crack. Pag nagka-crack, syempre magkakaroon ng open circuit yan, magkakaroon ng hindi magandang yung condition, yung computer box natin. Kaya ang mangyayari, 'di ba, magkakaroon nga siya ng hindi gagana ng maayos yung computer box natin at magkakaroon tayo ng hard starting kasi hindi na ganun kaganda yung function niya kasi nga may open circuit na siya, 'di ba? Yung pang-lima ang i-check natin, yung main relay. Kung meron ng main relay yung sasakyan nyo, kalimitan niya sa mga basta kung may main relay yung sasakyan nyo, pwede nyo lang i-check yan yung panglima. Kasi yung main relay, meron din yung board. Diba? Yung parang sa computer box lang. Yun nga lang, sa main relay, hindi ganun kalaki sa computer box. Maliit lang siya. Ngayon, sa sobrang init din minsan o kaya nagka-crack din siya. Kumbaga, nagkakaroon din siya ng crack yung mga hinang nun. Kaya pag nagkaroon ng crack, magkakaroon din ng open circuit. Kaya yun din ang i-check natin. Yan. Yan ang mga dahilan, mga paps, na pwede nating i-check pag ganun na nangyayari sa sasakyan natin. Na, diba, yung kunyari, okay naman yung starting niya sa tapos sasabihin nyo, bakit kaya kanina okay naman, tapos nung i-drive ko yung sasakyan ko, mainit na yung makina, yung pinatay ko, yung bubuhayin ko ulit, ayaw na mag-start. Ngayon, yan ang binibigay ko sa inyong tips and ideas na pwede nyo i-check ganyan na nangyayari sa sasakyan nyo. Okay mga paps, sana may napulot kayong konting kaalaman ngayon sa topic natin na tungkol dyan sa sa problema na yan. Kung hindi ka pa napadaan ka lang ngayon sa channel ko, mga paps, sana nakikiusap ako, mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ilalabas ko. Pwede mag-like and share ka din, mag-comment ka rin. Kung kaya natin sagutin, sasagutin natin yan. Okay mga paps, maraming salamat. God